Hello mga kasesep! Welcome nga pala sa YouTube channel natin. In this video, magsishare ako ng konting info about sa mga crayfish, kung paano sila alagaan, and computation na rin kung magkano ang posible nating kitain sa pagfa-farming nito. Alam mo ba na ang Australian Red Claw Crayfish ay isang klase ng freshwater crustaceans na native sa Australia? Sila ay nabubuhay sa freshwater, kaya tinatawag din silang freshwater lobster paminsan-minsan. Tulad ng ibang crustaceans, kailangan nila magpalit ng balat kapag lumalaki na sila. Ang prosesong ito ay tinatawag na molting. Dito makikita niyo yung sample ng isang molt. Akala niyo patay na crayfish pero ang totoo niyan pinagpalitan niya lang yan. Dito makikita niyo yung kulay pula sa kanilang mga sipit. Ito ay indication na isa tong male or lalaki, and dito rin nakuha yung pangalan nilang Red Claw Crayfish. Sila ay nocturnal, kaya mas active sila kapag madilim na or gabi na. Dito nagwi-weekly inventory si Kuya Bernard, kaya sinisilip niya yung mga crayfish sa kanilang mga hiding places. Mahalaga ang hiding places kasi kapag nag-molt sila, malambot pa yung bagong balat nila. Ito example ng kakamolt lang, makikita nyo hindi pa nakakagalaw masyado. Kaya si Kuya Bernard, ibabalik niya sa taguan niya to para dun siya makarecover and mapatigas niya na yung balat niya. Dito makikita nyo isang simple setup na aquarium. Nilagyan lang namin ang aerator na may biofilter, okay na yan. Ang kulang na lang dyan is yung hiding places nila. Pero sa ganitong size ng aquarium, kasyang-kasya dyan ang isang set ng trio breeders. Basta ang mahalaga, merong hiding places. Dito naman yung mga breeding tanks ko. Makikita nyo, gumagamit kami ng water pump for aeration. Ganyan lang kasimple. Basta mahalaga, malinis yung water and meron silang taguan para hindi sila magkakainan kapag may nagmumold. Ang mga Red Claw Crayfish ay omnivores. Ibig sabihin, pwede silang kumain ng animal or plant-based diet. Dito nagpapakain si Kuya Bernard ng balat ng melon. Pero most of the time, ang pinapakain namin sa kanila is high in protein chicken feeds. Ayan, dito makikita nyo yan. Pinag-aagawan din nila yung balat ng melon. Next naman is kung paano malaman yung gender nila. Madali lang malaman. Basta may color red yung sipit, male yun. And kadalasan mas mabilis sila lumaki. Sa female naman, mapapansin nyo, wala silang color red dun sa sipit nila. And mas mabagal sila lumaki. Dito naman, papakita ko na kapag meron kaming buried female, hinihiwalay na namin sila agad. Kasi ngayon, ginagawa na namin yung tinatawag nilang intensive breeding. Sa technique na ito ay mapapataas mo yung hatching rate ng eggs nila. Natry na rin namin yung hinahayaan lang namin sila mag-breed sa tank nila. Pero mas mataas talaga yung hatching rate kapag ganitong technique ang ginagawa namin. Ganito lang ginagawa namin kada nakakita kami ng buried females. Nilalagay lang namin sila sa mga plastic containers na may butas. Ginagawa namin to para hindi sila ma-stress habang may itlog sila sa tiyan nila. Kasi kapag na-stress sila, pinapakola nila ng maaga yung mga itlog nila kahit hindi pa na-hatch. Ganito yung itsura ng eggs nila kapag malapit na nilang pakawalan. Makikita nyo, meron ng mga mata. After nila pakawalan yung mga craylings nila, binabalik namin sila sa breeding tank namin para mabuntis na sila ulit ng mga male crayfish. Ang mga crayfish nga pala ay nakakain din. Ang market price nila ngayon is nasa 2,500 to 3,500 per kilo. Dito makikita nyo yung clip from GMA habang niluluto ko siya. And golden brown na yung garlic natin, pwede na nating isunod ang main ingredient natin na crayfish. Timplahan ng toyo, pulang asukal at chili flakes para may dagdag sipa ang lasa. Lagyan ng 3 slices of lemon at hayaan kumulo sa loob ng 10 minuto. At pwede nang malantakan ang buttered garlic crayfish. Itong itsura nila, pagkaluto. Next clip naman natin is food review ng mga nakatikim. Mukha siyang hipon. But if you look at it, mukha siyang lobster. Parang mini lobster ang dating. Kasi yung meat niya, yung texture niya, parang hipon din. Pero, mas nalasahan ko yung seafood nung kinagat ko na siya, ganun. First time, masarap pala. Mas malaki siya sa hipon, mas masarap. Yung hipon kasi parang hindi siya ganong malasa eh. Pero ito talaga, sobrang lasa niya. Sa balat, mas mahirap siyang balatan kasi matitigas yung shell niya eh. Pero pag nakuha mo yung technique naman, okay na. Kasi buong buo siya, hindi siya nadudur. Ngayon, pag-usapan naman natin ang posibleng kitain natin sa pag-aalaga ng crayfish. Ang mga crayfish ay pwedeng mangitlog ng 100 to 1,000 eggs kada female. Sabihin na nating nakabuhay kayo ng 100 craylings galing sa isang female. Kung gusto nyo ito ibenta as breeders, mabibenta nyo ito ng 300 to 350 pesos per piece. So in 4 to 5 months, pwede kang kumita ng
30 to 35,000 pesos galing sa isang female breeder. Kung for food consumption naman, may posibilidad itong magkahalaga ng 10,000 to 14,000 pesos. Guys, yung pinag-uusapan natin sa 100 pieces lang ng craylings after 4 to 5 months ha. Yun lang guys, sana marami kayong natutunan sa video na to. Guys, kung meron kayong katanungan, i-comment nyo lang at sasagot ako. Guys, baka pwede pa-like na rin ng video na to and pa-subscribe sa channel natin para makakita kayo ng more SESEP content. Yun lang guys, see you next time!